We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Mga kapuso, sa partial unofficial tally para sa May 2022 presidential race, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos na may 30,303,596 votes. Pangalawa si Vice President Lenny Robredo na may 14,764,282 votes. Pangatlo si Senator Manny Pacquiao na nakakuha ng 3,617,923 votes. Pang-apat naman si Mayor Isko Moreno na may 1,879,335 votes. Pang-lima si Ping Lacson na may 879,631 votes. Pang-anim si Faisal Mangondato na may 249,183 votes. Pang-pito si Ernie Abella na nakuha naman ng 112,581 votes. Pang-walo si Calyode de Guzman na may 91,785 votes. Pang-siyam naman si Norberto Gonzalez na nakakuha ng 88,631 votes. At pang-sampu si Jose Montemayor na may 59,751 votes. Sa pagka-vice-presidente, nangunguna naman si Mayor Inday Sara Duterte na may 31,411,919 votes. Pumapangalawa si Kiko Pangilinan na may 9,194,995 votes. Pangatlo si Senator Tito Soto na may 8,161,911 votes. Pang-apat naman si Dr. Willie Ong na may 1,837,611 votes. Pang-lima si Lito Atienza na may 266,270 votes. Pang-anim naman si S.D. Lopez na nakakuha ng 156,994 votes. Pang-pito si Walden Bello na may 99,339 votes. Pang-walo naman si Carlo Serapio na may 89,537 votes. At pang-siyam si Rizalito David na may 55,311 votes. Mga nanalong lokal na kandidato sa Calabarzon, formal nang iprinoklama ng COMELEC. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, nandito tayo ngayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Batangas dito sa Capitol Compound dito sa Batangas City. At kanina, naiproklama na yung mga kongresista, board members na nagwagi sa election 2022. Ganon din yung mga alkalde sa bawat bayan at sa lungsod. At ayon sa COMELEC, nasa bawat COMELEC officer na yung desisyon o jurisdiction sa proklamasyon na dapat magawa na sa lalong madaling panahon. Hinihintay pa naman nating maiproklama si Governor Hermilando Mandanas at si Vice Governor Mark Leviste dahil nagkaroon lang ng pagkaantala doon sa proclamation. Alam mo, Ivy, yung dahilan ng pagkaantala ng proclamation ay dahil sa hindi pa nakakapagpasa ng election returns yung Batangas City. Sa buong Batangas, tanging ang Batangas City na lang yung hindi pa nakakapagpasa ng resulta. Ayon sa COMELEC Batangas, ang delay ay dahil may mga balota na kailangan pang ipabasa sa BCM. Di ba kahapon nagkaroon ng aberya yung karamihan sa mga BCM dito sa Batangas City? So ngayon, ginagawa ng mga electoral boards natin is
ipinapasok nila ngayon at pinapabasa nila doon sa BCM yung mga balota. Matapos ang eleksyon kahapon, ipinroklama na ang mga lokal na kandidatong nanalo sa Batangas ngayong araw. Isa dito ang nagwaging kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas na si Jinky Luistro. Nagpasalamat siya sa mga sumuporta at nagtiwala. Allow me to express first my sincerest gratitude sa lahat po ng ating mga leaders and supporters sa atin pong naging laban for Congresswoman. As I always say, ito po ay hindi ko personal na laban, ito po ay laban ng lahat ng mamamayan ng 2nd District na naniniwala sa mayora ng Mapini na pamuno ng buong 2nd District. Naiproklama na rin si incumbent representative Lian Dabolilla ng ika-apat na distrito. Ganon din si Eric Buhain na waging kinatawan ng unang distrito ng Batangas. Wagi rin si Senador Ralph Recto ng Lone District ng Lipa. Naiproklama na rin si incumbent representative Maitet Colyantes na ika-apat na distrito ng Batangas. Hindi pa naipoproklama si Governor Dodo Mandanas, maging si Vice Governor Mark Leviste. Isa-isa namang ipinroklama ang mga nanalong alkalde sa iba't ibang bayan. Sa Lemery, ipinroklama si Ian Alillo, Mayor Pong Mercado sa Bayan ng Taal, Mayor Eric Africa sa Lipa City, Mayor Janet Ilagan, alkalde, at Vice Mayor Jay Ilagan, vice-alkalde ng Mataas na Kahoy, Sunny Colyantes bilang alkalde ng Tanawan at Junjun Trinidad bilang vice mayor. Hinihintay pa naman ng COMELEC ang election return na galing sa Batangas City. Ayon sa COMELEC, tagumpay at mapayapa ang naging election kahapon. Sa kabila ito ng reklamo sa mga pumalpak na vote counting machine. For the province of Batangas, generally okay siya. So for the madami tayong natanggap na PCM malfunctions, pero yun nga, we have deployed a total of 50 contingency BCMs and okay naman, we have addressed all the machines, naging okay naman siya. So as early as 10 in the evening, may na-receive na kaming bayan, ibaan, na nakapag-transmit sa PBOC. Nilinaw naman ng COMELEC ang mga naitalang aberya ng PNP nitong nagdaang eleksyon. Cannot confirm if those are yung talagang ni-replace because maaaring yun ay nasira pero nagawa rin naman. So pero yung based sa amin data, yung 50 contingency BCMs namin, lahat yun na-deploy sa iba-ibang bayan. Siniguro naman ng PNP ang pagbabantay at pagbibigay seguridad habang nagaganap o nangyayari o ginagawa yung canvassing. Ilan naman sa mga naiproklama kanina dito Ivy sa Sangguniang Panlalawigan, no? Sina yung bagong kongresista si Eric Buhain, asawa siya na incumbent congresswoman na si Aileen Ermita Buhain ng unang distrito ng Batangas. Nandito rin, pinroclaim din kanina si Jinky Luistro na ngayon ay bagong kongresista ng ikatlong distrito ng Batangas. Si Leanda Bulilla para sa ikatlong distrito at Congresswoman Maitet Colyantes para naman sa ika-apat na distrito. Hindi pa naman natin nakikita Ivy dito si Senator Ralph Recto na sure win na dahil wala naman siyang kalaban doon sa Lone District ng Lipa. At yun, sakali makapagpasa na ng election returns yung Batangas City, malamang maiproclaim na rin si Congressman Marvie Marino. So, ito muna yung mga pinakahuling updates dito sa Batangas, dito sa provincial capital, kung saan ginagawa yung provincial canvassing ng mga boto sa naganap na halalan kahapon. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, the election 2022 coverage, dapat totoo. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Isang araw matapos ang botohan, ipinroklama na ng Municipal Board of Canvassers ang pagkapanalo ng mga bago at re-elected local officials sa Bayan ng Mugpog, Marinduque ngayong araw. Re-elected sa posisyon si Mayor Leo Livelo at sa Vice Mayor si Jonathan Garcia, habang ang sangguniang bayan naman ay binubuo ni na Jojo Livelo, Belen Luisaga, Rosel Ola, Neril Manggol, Franklin Sarili, Morris Malilay, Edgardo de la Cruz at Roberto Narito. Samantala, sa Santa Cruz, Marinduque naman, formal na ring idineklara ng Municipal Board of Canvassers ang pagkapanalo ni Marisa Red Martinez bilang alkalde ng Bayan ng Santa Cruz matapos itong makakuha ng 12,300 po na boto sa taong bayan ngayong eleksyon 2022. Proklamasyon sa mga nanalong lokal na kandidato sa Ibaan at Lipa City isinagawa ngayong araw. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan.
Bukod sa Batangas City na may 98.82% ng election returns as of 2:32 ng hapon, tapos na ang canvassing sa lahat ng syudad at munisipalidad sa lalawigan ng Batangas. Sa bayan ng Ibaan, Batangas, iprinoklama na ng Board of Canvassers ang mga nanalong lokal na kandidato. Nagwagi bilang alkalde si incumbent Mayor Joyce Alvame na nakakuha ng 23,480 na boto habang 11,430 naman ang nakuha ng katunggali nito sa pwesto. We hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected municipal mayor for Batangas Ibaan. Sa pagkabisi alkalde, nanalo si Juvie Mendoza sa kasalukuyang bisi alkalde na si Vice Mayor Sok Arellano. We hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected municipal vice mayor for Batangas Ibaan. Kasama rin sa proklamasyon ang mga nanalong konsehal ng bayan. Nagpasalamat naman si Salvame sa tiwalang binigay sa kanya bilang mayor ng Ibaan. Asahan po ninyo na hindi ko kayo bibiguin dito sa bagong Ibaan. Sisiguraduhin ko po na ang panalo po dito ay ang ating bayan. Wala na pong ibang sasabihin. Tatrabaho lang para po sisiguraduhin ko na maramdaman po ninyo ang serbisyo publiko ng aming grupo. Ayon sa Board of Canvassers, nagkaroon ng aberya sa ilang vote counting machines ngunit mabilis ding nakalap ang resulta galing sa mga voting precincts. Meron tayong mga problema na naranasan nung bandang umaga like the paper jam, ngunit ito naman ay naresolba ng mga Desotec. So at about 7:14 p.m., ay nagsisimula na mag-transmit ang ating mga polling precinct. Muling nanalo bilang alkalde ng Lipa City si Mayor Eric Africa laban kay former Mayor Maynard Sabili at Nestor Sanares. Lubos na nagpapasalamat si Africa sa muling pagluklok sa kanya bilang alkalde. Tayo ay nanalo sa 7 barangays sa lahat ng barangay. Nagwagi naman sa pagkabisi alkalde si Camille Lopez laban kay incumbent Vice Mayor Makmak Luansing at Patmon Monfredo. Kasama rin sa proklamasyon ang mga nanalong konsehal ng lungsod. Inaasahang magsusunod-sunod na din ang proklamasyon ng mga nanalo sa ibang lugar sa lalawigan. Para sa Eleksyon 2022 coverage, kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan. Balitang Southern Tagalog. Formal nang ipinroklama ng Commission on Election ng Los Baños, Laguna ang kanilang bagong halal na alkalde na si Mayor Anthony Henwino na nakakuha ng 23,752 votes at ang vice-alkalde na si Josephine Sumangil na nakakuha naman ng 24,829 votes. Kasabay nito ang pagproklama rin sa mga bagong halal na konsehal ng Los Baños na sina Leren Bautista, Marlon Alipon, Jonathan Sitiap, Mico Pellegrina, Mac Dison, Julius Molinyawe, Benedicto Alborida at Dex Concho ngayong araw. Samantala, muli namang nahalal bilang alkalde ng lungsod ng Binyan si Attorney Armand Dimagila na nakakuha ng 115,992. Re-elected rin bilang vice-alkalde ng lungsod ang re-electionist na si Jel Alonte habang panalo naman bilang Lone District Representative si Congresswoman Lenlen Alonte. Para sa Eleksyon 2022 coverage, kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Mga nanalong lokal na kandidato sa probinsya ng Quezon, ipinroklama na ngayong araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, habang nakapagproklama na sa maraming bayan sa Quezon, iba naman ang sitwasyon dito sa sangguniang panlalawigan. May apat pa rin kasing bayan na hinihintay na makapagpadala ng kanilang certificates of canvass. Ito yung mga bayan ng Infanta, General Nacar, Mauban at Pitogo. Ace, mahalaga ang certificates of canvass dahil ito ang gagamiting basehan ng proklamasyon ng COMELEC sa mga nanalong kandidato gaya ng governor, vice governor, congressman at board members. Sabi ni Provincial Election Supervisor Attorney Alan Enriquez na siya rin tumatayong chairperson ng Provincial Board of Canvassers, natatagalan ang ibang bayan sa pagpapadala dahil naglalakad pa raw ng malayo
ang mga teachers para lang makahanap sila ng signal para makapag-transmit. May mga SD cards pa raw na kailangan pang i-reconfigure. Botong 104,216 ang naglukluk kay Mark Alcala sa pagkaalkalde ng Lucena City. Ipinroklama na siya kagabi sa sangguniang panglungsod sa pangunguna ng COMELEC Lucena. Kasama niya ang ama at incumbent mayor na si Dondon Alcala na pinroklama na ring vice mayor. Ipinroklama na ring vice mayor-elect ng Pagbilaw Quezon si incumbent mayor Sherry Ann Portes Palikpik, habang mayor-elect naman ang kapatid niyang si Gigi Portes. Kasama rin nila sa proclamation sa sangguniang bayan ang mga nanalong konsehal sa kanilang partido. Sa Real Quezon, proklamado na rin si incumbent mayor Diana Abigail Ping Aquino, habang vice mayor-elect si Doyle Joel Gestro. Proklamado na rin alkalde si incumbent mayor Matt Erwin Florido sa bayan ng General Luna. Inaasahan nila na hanggang mamayang gabi ay makukumpleto na ang inihintay na Certificates of Canvas. Para sa eleksyon 2022 coverage, kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isang gusali sa Batangas City nasunog. Tutukan yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Nasunog ang isang pinapagawang gusali na ito sa Barangay Bulbok, Batangas City. Ayon sa isang nakasaksi, nagsimula raw ang sunog bandang alas 12 ng tanghali. Nasaksihan ng isang residente ang sunog at agad ipinaalam sa otoridad. Ginawa ko, tinawagan ko yung nagtatrabaho dyan na nakabakasyon. So yun ang inakno ko, si Chad. Then sabi ko, tawagan si engineer. Tapos yun nga na ongoing na nasusunog yung building. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng problema sa wiring sa pinapagawang gusali at kumalat ito sa mga nakatambak na gamit sa ground floor. At yung spark niya, tumalisik doon sa mga unused material, katulad po ng mga foams. Marami po dito ay mga foam para pong katulad sa mga kama. Umabot sa unang alarma ang sunog at agad naman daw itong naapula ng BFP. Wala namang nasaktan sa insidente at wala ring nadamay na kabahayan sa lugar. Mabilis pa natin naapula kasi na-contain naman siya andyan doon sa yung maligid naman po ng building ay kongreto. At yung karating naman po na mga bahayan ay medyo malayo naman po ng konti doon sa pinangyarihan ng sunog. Paalala ng otoridad na agad itawag sa bumbero kapag nakakita ng sunog. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan. Balitang Southern Tagalog. Higit 4 na pisong dagdag presyo sa produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Isang araw matapos ang eleksyon 2022, ipinatupad ang dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. Higit 4 na piso magiging dagdag sa presyo ng gasolina at diesel at mahigit 5 piso sa kerosene. Ayon sa isang opisyal ng Department of Energy, ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nakadagdag pa ang itinula ng European Union na ban sa mga import na langis ng Russia. Direktang apektado nito ang pangangalakal na negosyo ni Maki. Magbilad ka sa init, mamumulot, may kasama ka pang bata. Walang maiwan sa bahay. Eh, talaga mahirap. Wala talaga mangyayari sa buhay. Gutom na abutin. Oh, taas na naman ulit. Eh, tinutubo naman dyan, halos napupunta lang diyan sa gasolina. Kwento pa ni Maki, kumikita siya ng 300 piso kada araw dati. Pero ngayon, swerte na raw kung kikita ng 100 piso. Kaya ang asawa ni Maki na si Cora, hindi alam kung paano ibabudget ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ay, binabudget na lang namin yung 2 kilo maghapon. Ay, wala magagawa. Ganyan lang trabaho namin. Makabili ng tuyo, ayos na yun. Ay, wala eh. Sana yung bagong uupo ng presidente, matulungan kami na namimili ng bote. Bagamat apektado ang negosyong pagtitinda ng Tupperwares ni Monico, tiwala itong hindi magtatagal at babalik din sa dating presyo. Hindi naman habang buhay tataas yan. Sa
aalis ka rito sa pagtitinda mo, eh, wala ka rin mapupuntahan. E dito ka na lang. Hindi naman habang buhay yan na tatas ng tatas. Eh. Lalo ngayon, iba na yung presidente. Malay mo, bababa. Dismayado naman ang ilang motorista sa Batangas sa muli na namang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito na ang 13th pagtataas ng presyo ng langis sa loob ng 19 na linggo. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Mga basura na iwan sa ilang polling centers sa Quezon. Disinfection isinagawa sa mga silid-aralan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi lang boto ang iniwan ng mga botante sa mga polling areas. Dahil matapos ang inaabangang botohan, mga papel, campaign materials at mga pinagkainan ang makikita sa loob ng paaralan. Sa Quezon National High School, naglinis agad ang mga tauhan pagkatapos ng botohan. Isa-isang dinadampot ang mga plastic bottles na iniwanan sa mga upuan. Sabi ni School Principal Jesse Vasquez, maaga silang naglinis para hindi maiwan ang bunto ng mga basura sa loob. Una, para po sa kaligtasan ng ating pong internal stakeholders, ang mga guro at ang ating pong mga mag-aaral na papasok para sa limited face-to-face na isasagawa po namin sa May 16. Kanina, nagsagawa na rin ang pamunuan ng eskwelahan ng disinfection sa mga nagsilbing polling precincts at malawakang paglilinis sa buong paaralan. Gumamit din tayo ng smoke, pwedeng din ng pang-spray para sa ganun ay ma-disinfect natin ang malinis yung lugar para kung sino man ang umahawak nito, gumamit nito ay hindi mahahawa ng virus. Dinisinfect ang mga upuan at lamesang ginamit para matiyak na ligtas at malinis ito kapag gagamitin lalo at maraming individual ang gumamit itong nagdaang botohan. Kaisa raw ang Quezon National High School sa kampanya ng pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Para sa eleksyon 2022 coverage, kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bilang ng enrollees sa elementarya at sekundarya sa Camarines Norte, bumaba. Narito ang report ni Diane Loqueliano. Sa kabila ng maagang pagbubukas ng registration para sa mag-aaral ng Camarines Norte, school year 2022 hanggang 2023, partikular na sa elementarya at sekundarya, kapansin-pansin pa rin ang pagbulusok ng bilang ng mga nagsi-enroll sa 315 na eskwelahan sa lalawigan. Base sa datos ng DepEd Camarines Norte, sa kindergarten mula sa 13,509 na enrollment nitong school year, umabot na lamang ito sa 5,409 ngayon, habang sa grade 1 naman, mula sa 14,994, sumampa na lang ito ngayon sa 9,457. Para naman sa incoming grade 7, mula sa 12,337, ngayon nasa 5,600 na lamang ito. Pagdating naman sa grade 11, mula sa nakalipas na 7,816 enrollment, ngayon ay nasa 3,998 na lamang ito. Sa kabuuan, ang enrollment sa kasalukuyang school year ay umabot lamang sa 47,656, habang para naman sa susunod na school year ay umabot ito sa 24,464 enrollees o kalahating porsyento. Actually, yung enrollment natin sa early registration ay medyo mababa, pero 100% participation ng ating mga paaralan. So we have 315 schools. All of them naman have participated. Dagdag pa ng guro, karamihan sa hindi na nagsipag-enroll ay nasa high school level. Patuloy naman ang paghikayat ng pamunuan sa mga estudyante at magulang na bumalik sa pag-aaral dahil tanging ito lamang ang magiging sandata tungo sa magandang kinabukasan. Diane Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV,
Balitang Southern Tagalog. Pinakahuling update sa nagaganap na bilangan sa Batangas Provincial Capital, alamin natin sa live report ni Andrew Bernardo. Andrew? IV, sa kabila ng kaliwatka ng reklamo dahil sa mga sumablay na vote counting machines kahapon noong ginanap yung eleksyon, sinabi ng tagapagsalita ng PNP Calabarzon na generally peaceful yung nangyari daw na eleksyon. Sabi ni Police Major Mary Ann Crester Torres, tagapagsalita ng PNP Calabarzon, kumpara daw noong 2016 at 2019 election, masasabi na generally peaceful itong nagdaang election. Pero noong May 8 hanggang May 9, nakapagtala ang PNP ng 2 vote buying incidents, 8 paglabag sa liquor ban, 3 gun ban violation, may 2 ring grave threat, 1 discharge firearms at 1 aksidente. Samantala, kinumpirma ng PNP na mayroong namatay na botante sa Dasmariñas, Cavite kahapon. Base daw sa investigasyon, napagod yung botante dahil na rin sa init kaya inatake daw sa puso. Samantala, mula sa 117 na aberya sa vote counting machines na naitala nila kahapon, ngayong araw umabot na daw ito sa 227 VCM na nagkaroon ng aberya. Ilan sa mga naranasang problema ay yung paper jam. Hindi din daw basahin ng balota yung o hindi din daw binabasa na balota at depektibong SD card. Sabi ng COMELEC, agad naman daw itong nagawa ng paraan. Sa katunayan, 205 daw yung agad na nasolusyonan. Pinakamaraming aberya dito ay VI dito sa Batangas na umabot sa mahigit 60 bagay na nilinaw ng COMELEC. Sabi nung Provincial Election Supervisor ng COMELEC ay nasa 50 daw yung VCM na napalitan nila kahapon at naging maganda naman daw ang resulta dahil as early as 10 PM kahapon ng gabi ay nagkaroon na daw ng election return. Siniguro naman ng PNP na babantayan nila yung seguridad ng canvassing na nagaganap pa. Sabi ni Police Major Torres, meron daw naka-deploy na QRT at maging BFP para magbantay doon sa mga polling precinct. Sa kasalukuyan, habang naghihintay pa ng election return, sa ngayon, sa mga oras na ito, naka-recess muna yung COMELEC Batangas habang hinihintay yung election returns galing na lang sa Batangas City. Samantala, IV, nakausap natin si Vice Governor Mark Leviste kanina lang bago tayo sumalang dito sa live report na nire-request niya sa COMELEC na ma-proclaim na siya sa lalong madaling panahon. Ayan muna yung mga huling updates dito sa nagaganap na provincial canvassing. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, the election 2022 coverage dapat totoo. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Narito naman ang partial and unofficial result ng election returns sa pagka-senador. Nangunguna pa rin sa listahan si Robin Padilla na may 26,314,272 votes. Pangalawa si Loren Legarda na may 23,888,174 votes. Pangatlo naman si Rafi Tulfo na nakakuha ng 23,078,088 votes. Pang-apat si Win Gatchalian na may 20,298,116 votes. Pang-lima naman si Cheese Escudero na may 19,970,876 votes. Pang-anim naman si Mark Villar na may 19,121,294 votes. Pang-pito naman si Alan Peter Cayetano na may 19,007,401 votes. Pang-walo si Mig Zubiri na nakakuha naman ng 18,502,351 votes. Pang-siyam si Joel Villanueva na may 18,235,921 votes. Pang-sampu naman si JV Ejercito na may 15,629,811 votes. Nasa panglabing isang posisyon naman si Risa Ontiveros na may 15,216,537 votes. At nasa panglabing-dalawa naman si Jinggoy Estrada na may 14,910,025 votes.
Isang araw matapos ang local and national elections, agarang nagsagawa ng operasyon baklas ang limang grupo ng mga kawani ng General Services Department, Public Service and Maintenance Unit at ng General Services Maintenance ng Pamahalang Lungsod ng Batangas upang linisin ang mga naglipa na pang-tarpaulin at election paraphernalias. Ikinatuwa naman ng mga residente ang mabilisang pagbabaklas at napanatili umanong maaliwalas ang kanilang kapaligiran. Last-minute voters, dumagsa sa mga polling precinct bago ang pagsasara ng botohan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Gabi na pero mahaba pa rin ang pila ng mga botante sa Lucena South 1 Elementary School sa Barangay Cota sa Lucena City. Sila ang mga last-minute voters na humabol para makaboto. Eksakto alas 7 kagabi ng isarang eskwelahan pero may mga nagpupumilit pa rin pumasok. Pero hindi na rin pinayagan ng otoridad. Base doon sa rules, yung dapat lang na nasa 30-minute radius ng presinto, yun lang po yung ililista ng ating mga electoral board at tatawagin sila. Pag tinawag sila ng 2 beses at wala sila doon, ibig sabihin hindi sila makakaboto. Pila-pila ang mga botante sa koridor at matyagang naghihintay. Dahilan ng ilan, iniwasan nila ang siksikan noong umaga. Pero nagulat na lang daw sila nang mas marami pa rin pala sa gabi ang piniling bumoto. Maaari yung kahapon, may mga nangyari siguro na sa haba ng pila o umuwi muna sila. Pero kung sila umabot ng alas 7 within the vicinity of the polling center, pwede naman po silang pabutuhin. Sabi ng COMELEC, pag-aaralan nilang pagdadagdag ng polling precincts para sa 2025 midterm elections at sa mga susunod pang botohan. Nakita natin na medyo nga crowded yung ating mga area sa mga eskwelahan. Sa mga susunod na halalan, maaaring makapagplano ng COMELEC na it's either na magdagdag tayo ng presinto o paliitin natin yung bilang ng mga botante sa bawat cluster precinct. 180,000 ang registered voters sa Lucena City. Bumoto sila sa 36 na voting areas sa lungsod. Para sa eleksyon 2022 coverage, kasama si JR Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, narito ang partial and unofficial result ng election returns sa pagkagobernador at vice-gobernador sa probinsya ng Oriental Mindoro. Sa pagkagobernador, nangunguna si Bons Dolor na may 255,696 votes. Pangalawa naman si Doy Liachon na may 182,201 votes. At pangatlo si Jerry Casau na may 1,088 votes. Sa pagka-vice-gobernador naman, nangunguna si EJ Falcon na may 226,875 votes. Pangalawa naman si CA Jojo Perez na nakakuha ng 185,663 votes. Intertropical Convergence Zone magdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Narito ang report. Sa kasalukuyan, nakaapekto pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao at ilang bahagi ng Eastern at Central Visayas. Dala nito ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa naturang mga lugar. Samantala, easterlies naman o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang nagdudulot ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at bahagi ng Western Visayas. Wala namang namamataang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan, kaya nananatiling maliit ang tsansa na may mabuong bagyo sa PAR. Asahan pa rin ang maaliwalas at mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Calabar Zone. Pero posible pa rin ang mga isolated at pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o gabi. Dahil sa mainit at malinsangang panahon, paalala pa rin ang pag-asa sa ating mga kapuso na huwag kalilimutan ang pananggalang sa direktang init ng araw tuwing lalabas ng bahay. Huwag din kalilimutang magsuot ng mga presko o light-colored na damit at ugaliing uminom ng tubig upang maiwasan ang panganib na maaaring maidulot ng init ng panahon sa kalusugan. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Sa inilabas na partial and unofficial election results ng GMA News Online as of 3:02 ng hapon, sa Calabar Zone Region, nasa halos 100% nang natatapos ang pagproseso ng election returns. Sa Batangas, nanguna sa pagkagobernador si Dodo Mandanas na nakakuha ng 926,187 na boto. Sa pagka-vice-gobernador, nanatili sa unang pwesto si Mark Leviste na nakakuha ng 1,008,792 votes. Sa Laguna naman,
871,749 ang nakuhang boto ng incumbent governor na si Ramil Hernandez. 843,609 naman ang bumoto kay Karen Agapay sa pagkabise gobernador. Sa Quezon, nakuha ni Doktora Helen Tan ang unang pwesto na may 787,567 votes. Sa pagka-vice-gobernador naman, si Third Alcala na may 663,576 votes. Sa Rizal, nanatiling top choice si Nina Enares na may 951,315 na boto, habang sa pagka-vice-gobernador ay si Jun Ray San Juan ang nakasungkit ng 514,704 na boto. At sa Cavite, nanatiling number one si John Vic Rimulya na may 1,367,797 na boto. Si Athena Briana Tolentino naman sa pagka-vice-gobernador na may 1,195,863 na boto. Mga kapuso, manatiling nakatutok sa GMA News at GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para sa pinakahuling tala. Kauna-unahang babaeng alkalde sa bayan ng Agunsilyo, Batangas, ipinroklama na. Alamin yan sa report ni Dayan Lokeliano. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bayan ng Agunsilyo, Batangas, magkakaroon na ng babaeng punong bayan. Ito'y matapos mailuklok sa pwesto si Attorney Cindy Reyes, isa sa plataporma ng bagong alkalde, ang ipagpatuloy ang mga nagawa ng incumbent mayor at asawa nitong si Mayor Daniel Reyes na magandang Agunsilyo, magandang serbisyong publiko. Samantala, sa bayan ng Lemery naman, nailuklok ang pinakabatang punong bayan, si Ian Kenneth Alilio, 27 years old. Isa sa plano nito ay gawing city ang Lemery. 28,851 ang nakuhang boto ni Alilio, habang 22,372 naman ang nakuhang boto ng katunggali na si Nene Bendanya. Si Ian Kenneth Alilio ay anak ng namayapang dating punong bayan na si Larry M. Alilio. Wala namang kalaban sa pagkabisi alkalde si incumbent Mayor Geraldine Ornales. Dayan Lokeliano, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang barangay kagawad matapos masagasaan ng motorsiklo sa National Highway, Barangay Dominador East, Alitagtag, Batangas. Kinilala ang biktima na si Jesus Makalintal, 63 years old at residente ng San Isidro, Cuenca, Batangas. Pagmamay-ari naman ng suspect na si Lemar Christian Medina, ang motorsiklo, 24 years old siya, factory worker at residente ng Barangay Mataas na Bayan, Lemery, Batangas. Kaagad na dinala sa Martin Marasigan District Hospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Samantala, kasalukuyang nakakonfine sa Metro Lemery Medical Center ang suspect na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy naman ang investigasyon ng Alitagtag Municipal Police Station sa nangyaring aksidente at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang suspect. Mga kapuso, abangan ang muling paghaharap ng Sunbeder Red Lions kontra Mapua Cardinals para sa kanilang do or die game bukas. Sino nga kaya ang makakaharap ng undefeated at defending champion na Letran Knights sa finals ng NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament sa Linggo, May 15? Magpatuloy kaya ang tagumpay ng Sunbeder Red Lions o mabalik na ang momentum sa Mapua Cardinals? Matatanda ang naging mainit ang bakbakan ng dalawang koponan noong Linggo na umabot sa overtime game matapos magkaroon ng pantay na puntos na 60 sa huling segundo ng laro. Naging dahilan ito para makabawi at makalamang ang Sunbeder Red Lions at tuluyang makuha ang pagkapanalo. Dahil naman sa advantage na twice to beat ng Mapua Cardinals, mananatili at magpapatuloy pa rin sila sa laro upang patunayan at mabawi ang kanilang sarili laban sa Sunbeder Red Lions. Mapapanood ang do or die game ng Mapua Cardinals at Sunbeder Red Lions bukas, May 11, alas 3 ng hapon sa GTV. Partner, isang yugto o makasaysayang araw o yugto na naman ang dumaan sa ating bansa, sa ating kapwa Pilipino. Ito ngang nagdaang eleksyon 2022 kahapon.
Sana mga kapuso, marami po sa inyo ang nakaboto dahil ito po ay ating karapatan at responsibilidad. Congratulations po sa mga local candidates na naiproklama na. At sana po, sino man ang maiproklamang panalo sa national elections ay magkaroon po tayo ng maayos at mapayapang Pilipinas. At yan po ang ating hangad dito sa GMA din na makapaghati din sila ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapuso, sa ating kapwa Pilipino. At hamon sa mga bagong halal, yung tiwalang ibinigay ng taong bayan upang makapaghatid nga sila ng serbisyo at paglilingkod sa kanilang constituents. Mm-hmm. Nagpapasalamat rin po kami, Kapuso, sa mga tumawag sa help desk na GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, maging sa mga volunteers po na tumulong sa amin during the election season. At syempre, partner, pasalamatan din natin yung ating mga nagsilbing guro sa mga presinto, mga poll watchers na partner ng COMELEC, ang PPCRV, at yung mga naglaan ng oras para sa makasaysayang araw na ito at yugto sa ating bansa. At mga kapuso, other news naman, abangan nyo po bukas sa GTV alas 3 ng hapon ang Do or Die game ng San Beda Red Lions at Mapua Cardinals. Exciting po yan, kaya panoodin nating lahat. Siyempre, NCAA pa rin sa GMA at sa GTV. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.